Christ in a moment. Or nabalik. Chasing a moment. Okay, for Christ. Tamang-tama pala to. Isang araw ay habang ako inagbabasa ng Bible, kayo ba yung nag-memorize ng Bible verses natin? Sigurado kayo? Nung elementary. Sige, memorize ka ninyo ang Psalm 90? Nung nag-aral pa po kami. Ha? Nasa na kayo? Nung nag-aral po kami. Yun ang kauna-unahan na. Yun ang kauna-unahan ng May 2020. Nandun pa rin? Hindi pa po natapos. Pang 27 na. Pero at least may Psalm 91. At least na lang. Okay. Habang ako ay nagbabasa, pagkatapos kong mag-memorize, nagbabasa ko. Nabasa ko yung nasa Luke 10, chapter 10. Tapos yung chapter, verses 38 hanggang 42, ay nakakuha ng attention sa akin. Alam nyo ba? Kasi ang nakalagay doon ay, mayroon kasing, sino dito ang mayroong Women Bible? Women Bible? Children's Bible lang. Hindi, women. Ah, hindi kayo nakabili ng mahal na Bible? Ako, mahal na mahal yun, 1,500 pesos. Andrew's Bible. Pero maganda kasi yun, at mayroon doong mga virtues na isinulat ng ating mga women leaders sa buong teritoryo ng General Conference. I think yung kay Ninang Dakila doon ay nasa First Corinthians, or nasa Corinthians. Di ko alam, basta dito banda sa sulat ni Pablo. At I was caught, my attention was caught with yung yung isang statement doon na nakalagay. How to be like Mary in Martha's world. Ang Martha natin ngayon ay yung inyong mga asawa. Busy. Napakain pa ako eh. Okay, but how to be like Mary in Martha's world? Let us chase a moment for Christ, mga kapatid, sapagkat tayo mga babae, very busy, very routinary ang ginagawa. Tingnan mo ha, pagkagising, mag-iimis, pagkatapos ng imis, o hindi pa nga natapos ang imis, magluluto, magpapakain, maghuhugas, hindi pa nakakatapos maghugas, ay pagtinignan mo ang oras, hindi pa nakatapos mag-imis, alas 9 na naman, magluluto na naman. Tapos kayo maglalaba, magliligumin yung dilaban, magtutupi, magpaplantya. Sa pagkaslipas ng dalawang araw ay tambak na naman ang laban. Lalaban na naman. Routine, di ba? Routine. Okay. Kung minsan, dahil sa karurutine, ay tayo naiirita na at parang kailan ba matatapos itong trabaho ito. But remember, mga kapatid, mga Martha at mga Maria, paano tayo ay magiging Maria dito sa Martha world? Pagka sinabi kong Martha's world, ito yung busy na sanlibutan. Hindi na nga tayo naging mayor, puro busy na lang. Ano? Napaka-busy. Pag inyong binasa po ang Luke chapter 10, verses 38 to 42, ay mababasa ninyo doon yung senaryo na si Jesus ay pumunta kay Mary, kay Martha, at kay Lazarus doon sa Bethany. Yung Bethany ay lugar ni Jesus ay ni Martha. Pero alam niyo ang sabi ng ni Mrs. White ay, when Jesus will visit Mary, Martha, and Lazarus doon sa Bethany, he would always find relief. Diba? Ganda, no? Nakakasumpong siya ng relief at kapanatagan. Pag dumalaw kaya sa inyo mga kapatid, ang sino man ay makakasumpong ng kapanatagan, unang relief, o kaya, ha? Ano ba naman ito? Ano ba na yung bahay mo? Yes, ma'am. Si Martha ay, how would you feel pagka isang chick ay dumating sa inyo na may mga bisita kayo na hindi man lamang ninyo, hindi naman ninyo alam na may na darating. Halimbawa, mula sa South Central Luzon Conference ay dumating ang isang van. O yung isang grandiya ng South Central, ang laman noon ay 10. At kung gusto pa ninyong siksikan at yung doon na lang ay nakaupo doon sa ano, pwede naman, sabihin natin mga 20. Kasi itong account na ito ay 70 sila na dumating kila Maria at kila Martha. How would you feel? Dumating sa inyo yung napakaraming bisita, hindi naman kayo handa, at wala rin kayong ihahanda, kasi na-wash out nung nagbagyo. How would you feel
Di ba parang, parang tayo namumroblema, mamumroblema talaga. Ito ang naramdaman ni Martha. Noong una, pero masaya-masaya, wow, nandito si Jesus, aking ihahain sa kanya yung pinakamasarap kong luto. Ano yung paborito itong aking inanak na isa? Anong paborito mong lutuin ng Iloilo sa Canada? Diyan nagluluto eh. Ay, pala ito. Ah, ito si Jenny. Ine, ano ang paborito mong lutuin? Ano? Kinilaw. Ah, kinilaw. Ah, kinilaw! Kala ano? Kapag sinabing kinilaw, maalala ko si Sir Sagnoy. Oh, yes, kinilaw. Sa inyo na lang sila kahit hindi ako. Salad. Salad. Sa bahay ang nagluluto si Pastor. Si Pastor, ang paborito niya ay sinigang at saka bulanglang. Okay. Si Maria ay naroon. Okay, tingnan natin ha. Si Martha ay naroon. Ang bahay na kanilang tinitirahan ay pagmamayari ni Martha. So, siya ang mayordoma. No? Alam niya kung paano aayusin, alam niya kung paano ilalagay yung mga plants. Sapagkat ngayon ay uso-uso ang mga plantita. So, alam na alam niya kung saan ilalagay niyo yun. Para kayo nakaka-relate, siguro kayo marami din. Marami kayong mga nakalagay dun sa inyong mga paso. Pero si Maria ay naroon at siya ay naroon kay Jesus. She is sitting at the feet of Jesus at nag-e-enjoy sa lahat ng kwento ni Jesus. Tuwak-tuwa siya at tanong ako, Jesus. Nagtatanong siya, and then here comes Martha. Nag-e-enjoy siya na magluto at mag-prepare doon sa kusina. Sabi niya, gagamitin niya yung mga magagandang mga wares niya para doon sa mga bisita niya. Ilalabas niya yung mga hindi ginagamit. Di ba tayo mga Pilipino, ilalabas yung mga hindi ginagamit. Yung unang panahon na yung mga inaalmirol ay ilalabas kasi dumating yung pastor. At paghuhuli ng manok para katayin. Yung pamilya, hindi kumakain nga ng manok. Pero pag dumating yung pastor at saka kolportor, ay magkakatay ng manok para ihanda. Di ba? Karanasan nyo? Ay karanasan namin yun sa aming lugar sa Bacoon. Okay. Ngayon, si Martha ay na-irritate. Alam nyo na, stressed din si Martha. Naku, paano ko kaya maluluto itong mga chiffon cake ko? Marita, pepetas niya. At gumagawa ng maraming salad. Ano pa? Kinilaw. Ano pa? At saka maraming mga putahe. Na-irritate siya. Na-stress siya. Ang ginawa niya, pumunta siya doon sa living room at sa... Naroon si Maria, relax. Relax. Nakakuyakoy. Pero si Martha ay nag-burst out. Jesus! Hindi baga? Ano baga sa iyo? Ako ba kayo pababayanan ng aking kapatid na nandun sa kusina na nagpe-prepare? Walang kasama. Pwede bang sabihin mo yung Maria niyan? Sabihin mo nga yung Maria ng kapatid ko na pumunta sa kusina at ako'y tulungan. Alam nyo? Okay. Let's move on. Stressor, mga kapatid. Pag may stress, pwede namang use stress eh. Huwag lang madistress. No? Yung stressor natin, yung asawa natin ay nai-stress tayo kung minsan sa ating asawa, hayaan mo siya. Ama. Hinay-hinay ka lang. No? What are the lessons that Jesus want us to learn today? Ano yung lessons? Tatlo lang ito ha, sasaluhin ninyo at inyong isesermon. Number one, okay, the gift of hospitality. Filipinos are known for being hospitable, di ba? Tayo mga Pilipino ay talagang kilala tayo sa pagiging hospitable, na yung mga nakatago sa kabinet ay kukunin iyon pagka mayroong bisita. Yung ating mga anak ay, Mami, pwede rin ba kaming gumamit ng nasa kabinet? Hindi, anak. Pag-isipa lang yan. Very hospitable kasi tayo. Pero alam niyo mga kapatid, number one lesson, the gift of hospitality is no less valuable than devotion, than prayer and Bible study. Anong ibig sabihin? Parehong mahalaga. But, dun sa pagkakataong iyon,
na si Jesus ay naroon, na dinalaw ni Jesus ang magkapatid na Maria, Martha, and Lazarus, yung gift of hospitality ay mayroong kalalagyan na panahon. Kagaya ninyo, na kayo ay parang mga prinsesa dito ngayon, bahala yung mga lalaking maglingkod sa inyo. Diba? Or, pwede namang pinili ni Martha na kagaya ni Maria na pumamakinig muna kay Jesus. No? So, number one lesson, the gift of hospitality has always a place. It's up to you to choose. Make the best decision para you would always chase a moment for Christ. Baka naman kayo ay sa kahanda ninyo ay hindi na kayo nag-aral ng Bible. O kaya naman ay sapagkat fellowship, naku, kailangan tayo magkatay ng baka. Magkakatay ng baka, samantalang nagsasabat school ay nagkakatay ng baka. Ay, hindi naman mabuti yun. Diba? Hindi mabuti yun. Na tayo ay yung iba'y busy-busy, hindi na nakapakinig dahilan sa pagluluto. Di bale ng simpleng pagkain, nilagang kamote at nilagang Singapore. Alam niyo Singapore? Curioso. Gabi. Gabi. Nilagang gabi at saka nilagang kamote kahoy at saka kamote. Kahit na nilaga yan lahat at napakasimple nilagang saging, basta nakinig sa sermon muna. Diba? Kasi mayroong kalalagyan yung gift of hospitality. A time to serve and a time to listen to Jesus is also important. Pero anong pipiliin natin? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Diba? So okay lang pala na tayo rin nga naman ay may lecture. No. Tigil muna yung ating halakhakan. Kasi mamaya ulit maghahalakhakan kayo, marami kayong gifts. So number one lesson, the gift of hospitality ay mayroong kalalagyan. This is no less valuable than your devotion. Ano pa? At saka yung prayer at saka ng Bible study. Parehong mahalaga. Okay, parehong mahalaga. Next, number two. Balikan natin yung verse 41. Anong sinabi ko nga? Martha, Martha, you are worried of so many things. Napakaraming mga bagay-bagay na kung saan ay iyong pinagpupukusan. Salamat naman, my darling. Nahuli, nahuli. 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 Alam niyo, magkikita muna ako, si Dr. Lubis, yung ating dating Vice President ng Southern Asia Pacific Division, Indonesian. Alam niyo, talagang sabi niya ay, the speaker and I was invited to a certain meeting like this, nagtihintay daw siya ng doon sa LAA. Ay, katapit ko si Pastor Dr. Lubis. Dr. Lubis, we will give you garland later. Anyway, your lecture is until this afternoon. You see, Esther, remember, tingnan mo kasi may, kumbagay, ikaagoy ng lecture na ngayon, kailangan mamaya, mas marami na, mas malaki na ang garland. masaya kasama yun, alam nyo, napakasaya kasama yun. Kasama ko siya sa Hungary ay ginawa niya akong treasurer. Okay, hayaan mo na. Makinig kayo sa akin ha. Sayang lang, hindi ko makita ang inyong halakha. Okay, so si Martha. Naroon at ang sabi ni Jesus ay, Martha, you have been distracted of so many things. Alam nyo mga kapatid kung ano ang ginamit ni Jesus? Na word, yung Greek word, ano dun sa pinakang original word, ay merin na or merin naho. Ibig sabihin ay to be troubled. Troubled talaga siya. Worried, pagka sinabing worried, ay nag-aalala. Maraming pag-aalala. Baka ako na po, baka naman hindi ko namaluto itong aking cake, baka naman itong aking apretada, ang aking kaldereta, at kung ano-ano. Lahat na, baka-baka. Napakarami. Mahilig ba tayong magbaka-bakahan? Anxious? Nababahala? With the cares of this world, mga kapatid.
Sabi ni Jesus, maghinay-hinay kayo. Maghinay-hinay. Martha, Martha. Kahit yung pag-ulit ng pangalan ni Martha ni Jesus ay mahinahon. Mahinahon. Jeanette. Jeanette. Pause for a moment. Hinay-hinay. Kasi pag tayo ay dire-diretso at nai-stress, lahat na tayo ay pag tayo na-stress, ay very irritable. Kahit hindi yung kagalit-galit ay nagagalit tayo sa ating asawa. Sinisisi natin yung ating mga anak. Sinisisi natin kung sino-sinong kulano. See? In some 46%, ang sabi kabebang, po doon ay, pero tuloy pa rin ang nature. Be still and know that I am God. Kailangan natin ang isang quiet moment. So that we would be able to chase Jesus Christ. Hindi mo maririnig ang maliit na tinig ng ating Panginoon kung palagi tayong busy, masyadong abala. Ang daming pinagkakaabalahan. Hindi natatapos ang gawain. Diba? Tayo mga babae, kasi karanasan ko rin yan. Pag ako ay may ginagawa sa bahay, ako mayroon ako. Kung baga yung attention ko ay napabalik sa isa, kailangan ko palang ito'y ayusin. Naiwan yung ginagawa, napabalik dun sa isa, walang natapos. Distracted of so many things. Nagugulahan tayo sa maraming mga bagay. Ang sabi dito, hinay-hinay lang. No? Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Mga minamahal na mga kapatid, ang mga nanay ay kailangang marunong maghinay-hinay. Gusto kong bigyan ito ng din kasi tayo yung nagsiset ng tone ng tahanan. Pagka sa umaga pa lamang ay ang ating mga bibig ay masyadong busy na. Talagang parang amalay. Routine din yan, mama. Routine din yan, bibig. Pag yan ay nasimula natin, na tayo ay nagsimula ng speaker of the house, papalitan na natin ang speaker of the house ng Senado. Pag tayo ay nagsimula ng ganoon, mga kapatid, kahit yung ating asawa distracted. Yung ating mga anak ay kung yun lamang ay nakakapagreklamo, mama, pwede ba yung bibig mo ay lagyan ng plus 10? Kasi masyadong maingay. Let us always set the tone sa tahanan natin. No? Let us always set the tone. Kasi kung palaging ganon ang kinalakhan ng ating mga anak, kahit mismo sila ay apektado sa kanilang values, sa kanilang attitude, at sa kanilang behavior. Meron akong magandang lecture kanina. Hindi lamang po sa mga leaders ng mga CHM, kundi sa buong mga naroon. Nung umaga, hindi kami naghiwalay. Lahatan, para lahat ay makapakinig. Now, I want you mothers to be soft-spoken. Maging soft-spoken lang tayo. Lalo si Nina. Si Nina ay, hindi ka magayang age. Nagpa-plano pa lang. Yung nagpa-plano ng maglihi, isa rin ang aking inaanak, bakit yung nagtigoy ko. Pwede ko lang na. Okay. Yung mga maglihi, at naglilihi at maglilihi pa, wala ay ilihi. Ito yung inyong tandaan. Palaging tayo'y kalmado. Kasi yung inyong anak na nandun sa inyong tiyan, sa inyong sinakunan, ay lalabas yan na magiging cranky din na kagaya ninyo. Bugnuti. Kasi, di ba yung ibang mga naglilihi ay kumbaga ay ayoko nang ganyan. Kasi ako naglilihi. Kaapian. Paglabaan na ninyo yan. Kasi, kayo rin. Kayo rin. Yan ay mamamana ng inyong mga anak. At saka yung naglilihi na yung mayamutin, kontrolin natin yung sarili natin. So, ayaw yung pagpumugot ng tot. Kasi yung anak pagdawas, taga nag-inyos. So, kalmado lang tayo. Pagising natin sa umaga. Let us always have that quiet time with God. Para masimutan natin kalmado. Hindi yung talagang, hindi tayo masyadong mag-
Kanyon. Kanyon. Okay. So, Armalite lang. Armalite lang. Pero kahit Armalite, aalisin na natin yan, ha? Huwag tayong mag-alala ng masamaraming bagay para tayo ay hindi ma-stress. At alam niyo kung bakit? Yung mental inward destruction ni Martha ang nagtulak sa kanya upang siya ay magbulaga doon sa living room at sabihan pa si Jesus, tutusan si Jesus na, "Hi, Jesus, eto baga ng aking kapatid ay inyong sabihan na magtulong sa amin sa kitchen." You see? Nawalan siya ng control. Yung mental inward destruction will result to of self-control. Kaya lumalabas na sa ating mga bibig, mga babae, yung hindi dapat. At lahat ng nasabi natin na nakakasakit maaaring sa ating asawa, sa ating mga anak, it will never be retrieved. Dahil pa sabihin ni Ono, pasensya na, ay anong magagawa ko, mami? Ay nasabi ko na kayo. Hi. At pag kung araw-araw yun nakalagayan ng ating mga anak, kawawa sila. Hanggang sa lumaki, ay ganun din ang magiging behavior nila. Ay si mama, nung ako ay ganito. Pag nag-asawa yun, ay ganun din. Okay. And then, number two. So, number two yun ha, yung mental inward destructiveness ay papalitan natin ng time alone with God. Sapagkat, ito po ay may chain reaction. Yun yung number three. If you have that mental inward distraction, you have also outward agitation. Diba? Kung ano yung nasa isip mo, kung anong nasa loob mo, yun ay lumalabas at lumalabas. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Whatever a person thinketh, so is he. Ano man yung naiisip natin, syempre yun yung ikikilos natin. Kung ano yung nasa puso natin, yun ang ilalabas ng ating mga bibig, ng mga speakers of the house. Okay, so, para maiwasan natin yung outward agitation, outward manifestation ng negatibo sa loob natin, kailangan tayo ay connected sa ating Panginoon. No? Connected po tayo sa ating Panginoon. Okay. Number three, connected tayo ha? Because Martha had both inward anxiety as well as outward agitation. Yun yung Greek word ng torubase. Outwardly troubled. Anong outwardly troubled? Naguguluhan siya. No, mayroon siyang crisis. Kahit sa kanyang kilos, sa kanyang pananalita, may crisis siya. Yun yung nagbunsod doon sa kanyang hindi makontrol na sarili upang utusan pa ang kanyang bisita. Mga minamahal na mga kapatid, para maiwasan natin yun. At yung ating bahay ay magiging langit-langitan dito sa lupa, kalmado, tayo ay mayroong time alone with God. At yung ating pangatlo, ang kilos natin ay ating babantayan. Pagka medyo naimba na ang templa natin, kasi alam nyo naman yun eh, di ba? Pag medyo nainit ang ating ulo at nakakainis na, pag dahil tinatanong, "Ay mama, nasaan na yung aking medyas?" Hindi sasabihin nyo dun sa inyong ano, dun sa inyong anak, o kaya yung magtatanong ay ang inyong mahal na asawa, "Ay, pakikuha ko nandiyan sa drawer." Alam niyo mga kapatid, yung asawa natin ay gusto nila maka-specific. Pagka sinabi nila, sa drawer, huwag ganun. Sabihin ninyo, "Nandun po sa unang drawer ng ating orokan, nasa right side." O kay nasa left side. Italiano. Kasi, pag hindi pa ninyo sinabi yung gayon, ay babalikan yung babalik pa rin sa'yo. "Mama, saan niya po dito sa drawer? Baba, taas, ilalim, o kaya ay gitna?" Ay, kaya hindi specific. No? Tayong mga babae, kita ba ulit ang mga magagandang yung mga ngiti? Tayong babae, okay lang sa atin. Bumalik ng generator. Nandyan lang yung iyong hinahanap. "Mama,
nandiyan lang sa ano, nandiyan lang yung sa table. Hindi naman natin alam kung saan table. Pero tayong babae, very patient tayo. Nasa table, sabi ng aming asawa, hanapin ko na lang yun. Pero dun sa ating asawang lalaki, yun ay pagka nagbigay ka ng instruction, specific, itidakyado nyo. Kasi, sasabihan ka nun, ay bakit kahit di ba unong magbigay ng instruction? Bakit baga hindi magbigay ng instruction na malinaw? Kung nasa drawer, kita pang drawer, pangalawang drawer, pangatlo, yun ba ay pangalawa dun sa unahan, sa taas, o pangalawa dun sa ibaba? At nandun, saan bahagi ng drawer? Sa right side, o left side? O kaya nasa taas lang, diba? Kailangan lang naiintindihado ng mga babae natin. Bunot kami. Kailangan naiintindihan natin yung lahat. And then, verse 42, tapos na ako. Okay na? Lamay test. Verse 42, sabi doon ay, and Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her. Ano yung good part? Pinili ni Maria yung isang mabuting bahagi na kailanman ay hindi maaalis sa kanya. Pinili ni Maria, alam niyo mga kapatid, yung good part sa Bible commentary na sinabi ni Mrs. White ay hindi yung kaligtasan lang. Kasi both Mary and Martha ay alam nila yung kaligtasan at tinanggap nila ang kaligtasan. Ay ano yung good part? Kasi si Maria lang ang sinabi ng Panginoon. And Mary had chosen that good part which could not be taken away from her. Ano yun? Sangayon po sa Desire of Ages 525, ang good part na yun ay yung deeper concern for a knowledge of the kingdom of heaven. Ito na nga yun. Ha? Chasing a moment for Christ. Yung deeper concern doon sa pagkakakilala natin, the knowledge ng kaharian ng Panginoon, ng kalangitan, ay concern ni Maria. Concern ba ninyo? Mga kapatid, mga nanay, concern po ba natin? Okay, concern natin lahat. Alam po, concern natin lahat. Ngayon, gaano tayo pa-concern? Gaano po tayo pa-concern? Sa English, meron tayong tinatawag na positive degree, comparative degree, at saka superlative degree. Ngayon, tatanungin ko kayo, saan degree kayo? Nasaan yung concern ninyo doon sa good part? Positive degree, comparative degree, o superlative degree? Para maintindihan, mas madali. Positive lang yung positive ay deep concern. Yung comparative ay deeper concern, and then superlative degree, deepest concern. Saan tayo? Ha? Okay, kayo? Kayo? Superlative, deepest. Kayo? Ay, participate ako kayo. Positive. Makakatulong kayo dyan. Kayo? Positive lang ako. Positive lang. Kayo? Positive. Kayo dito? Superlative. Superlative. Kay Mrs. White, comparative, deeper concern. Pero okay din po yung ginamit ninyong deepest concern. Kaso lang, hindi ba tayo makarating doon sa superlative? Yes. Na hindi kayo lumaan sa comparative? Yes. Kaya positive lang ganit ko. Diba? Ang sinabi dito yung deeper, mas malalim nating concern doon sa pagkakakilala natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Kung kayo itanungin ko kayo, pero huwag na lang kayong sumagot kasi kalalaman ko eh. At least kayo itanungin. Kung kayo itanungin ko, kilala ba ninyo ang Panginoon? Positive. Ha? Ay, bahala na kayo. Huwag na lang sumagot. Negative. Okay. Pag kilala ninyo ang Panginoon, have you experienced yung realistic? Naranasan nyo na ba yung pag-ibig ng Panginoon? More than pa. No? So, alam kong kayong lahat ay nakakaranas ng ganun. At inyong mapapatunayan na yung inyong pananampalataya ay may gawa. Yep. So, let us always ating piliin po yung mabuting bagay na pinili ni Maria, pinili ni Martha na mag-serve.
na pwede sanang piliin niya yung pinili ni Maria. To sit at the feet of Jesus para lubos niyang makilala ang relasyon niya sa ating Panginoon. The deeper concern for a knowledge of the kingdom of heaven. Mga kapatid, kung ganito ang scenario sa buhay ng isang babae na may mga anak, lalo ito ay lumalaki pa lamang, o kaya naman ay kung kayo ay wala ng anak na lumalaki kasi kayo ay kumbaga ay granny na, no? Pero may mga apo din naman kayo. Granny na pwedeng isalin ninyo yung iyong pananampalataya. See? May malaki kayo tayong magagawa. Ang mga babae talaga may malaki tayong magagawa. The tone ng loob ng tahanan ay nakasalalay sa mga babae. Yung tone, the atmosphere, yung kamuan, ano po, yung atmosphere, spiritual life, yung physical na atmosphere ng tahanan natin ay nakasalalay sa inyo na mga babae. Hindi naman yun mabuti kung yung inyong asawa ay talagang detalyado na talagang maglalampaso ng inyong bahay. Diba? Hindi. Hindi na nga yung puso yung paglampaso. Yung mga paglilinis na detalyado na talagang ating kinukot-kot ako ang mga sulok-sulok. Yun ay trabaho ng babae. No? So, the physical aspect ng buhay ng bahay natin ay nakadepende sa atin. Yung emotional aspect ay nakadepende rin po sa atin sa magitan ng malumanay nating pananalita. Huwag bulagsa para hindi naman yung ating mga anak ay magigitla at magagalit din. Why? Proverbs 16 verse 1 says, a soft answer turns away wrath, but grievous words stir up anger. Sige nga, inyong bulyawan, yung inyong asawa. At iwan ko lang kung anong isasagot. Diba? So tayo talaga ang magseset ng tone, mga kapatid. What are the three things na nais ng Panginoon na makuha natin? The gift of hospitality ay mahalaga kasama ng devotion natin at yung prayer at Bible study natin. Pangalawa, na tayo ay maging mahinahon. Maghinay-hinay naman. We have the time alone with God para marinig natin ang still small voice ni Jesus. At number three, maiwasan yung mga drastic move natin. Maganda yung pagkano eh. Ano nga sa Tagalog yung drastic? Diba? Yung laspag na mga pagkilos. Ay, ayaw na ayaw yun ng mga modern, itong ating mga millennial kids, no? Ayaw na ayaw nila yun. Ayaw nga nilang paulit-ulit eh. Ayaw din nila na atin silang, kumbaga, iba yung ating pag-abot sa kanila. Hindi yung kagaya ninyo, nung kayo ay bata pa na, mulagatan na kayo ng inyong mga nanay, ay, kuha tayo sa tingin. Medyo magtataas lang yung boses, ay okay na. Ngayon, labas ng litid. At wala ang bibig, ang dila. Wala ko din. Why? Sapagkat yun ay generation nila. At iba yung maraming naguhubog sa kanila, but we can adjust. Hindi ibig sabihin na kung yung ating mga anak ay ganon, ay ating ding, kumbaga ay tatapatan din natin yung kanilang ganoon, no. We can win them by our love and concern. Yung mahinahon at tapos natin, anak, alam mo, maganda na ganito ang gagawin mo. Tingnan mo yung aking mga boys. I am my boys. 22 years old, wala na sa akin, nasa Lausia. Yung dalawang nasa akin ay 18 years old and then 15 years old. Mga grade 12 and then grade 9. Pag sinabi, anak, kaya ay maglilinis ha. Pagdating ko ng tanghali, hindi pa yung nakapaglinis at sasabihin, mami, marami kami. Sa online ay maraming mga sinasabutan at saka ganyan. Pero pag yun ay yung, ay anak, ganun pala. Hindi man lamang kayo nakapaglinis at kung bagay magsisimulang magbubunga nga, ay lalo masisira ang araw. Huwag na lang. Ang ginagawa ko doon sa aming dalawang mga boys na mas matatakat pa sa amin, ay yayapusin ko at papakahalikan ko
alam na nila yun. Pagka hinalikan ko si Pong at si Toto ay, Mami, ako ay maglilinis at ako ay maglalaman din mamaya. Lalagay ko sa washing machine. Walang kahirap-hirap na magutos. Basta kailangan lang. Kisa-kisa lang yun. Yun yung pag-abot ngayon sa mga bata. Pero yung iyong mumulagaan mo, ay ikaw din ay mumulagaan. Mumulagaan ka rin ang mga bata ngayon. At saka pag inyong tinasa ng boses, mas mataas, high pitch, tenor pa. So mga kapatid, let us always remember to have or chase a moment for Christ. Ito po yung ating lundo. Ito po yung ating foundation para lahat ng ito ay mag-isagawa natin. I can do all things through Christ. Christ who strengthens me. And God will sustain us. When God calls you to be mothers, God will empower you. When God calls you to be mothers, God will sustain you. God will bless you so much. God bless you. Amen. For the night will end in the everlasting day. In a little while we're going home. In a little while, in a little while, we shall cross the billows foam. We shall meet at last when the stormy winds are past. In a little while we're going. There's a rest beyond, there's relief from every care. In a little while we're going home. And no tears shall fall in that city bright and fair. In a little while we're going home. In a little while, in a little while, we shall cross the billows foam. We shall meet at last when the stormy winds are past. In a little while we're going home. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you.